Ako po na talagang nagpapasalamat sa CIPAR dahil marami kaming natutunan at saka kung hindi sa CIPAR, siguro mahirapan kami sa production ng jackfruit. Isa sa mga problema na naharap namin nung bago nag-produce ng fruit ang mga puno namin ay ang attack ng fruit borer. Ito'y nakakakuha ng income namin ng production. Siguro mga 40 to 50% ang napupunta doon sa fruit borer. Maliit lang ang volume namin. Halos hindi kami makakakuha ng 21 tons sa isang season. Mabuti na lang sa training ng CIPAR, nagkakaroon kami ng knowledge to control fruit borer. Yun ang paggamit ng mitarisium. Pag emerge talaga ng fruit, nag-a-apply kami kaagad ng mitarisium by spraying. Katapos tuloy-tuloy na yon, every week nag-a-apply kami until wrapping. Yung mga farmers namin, dahil sa CIPAR din na training, alam na yung phenology, alam na nila ang timely na pag-wrap ng fruit. Alam na nila yon kung pagtingin lang sa fruit, kung fertilized na ito, hindi. Nag-fruit set na. So yun din ang basis sa pag-apply ng mitarisium until wrapping. Nung nagsimula kami ng gumamit ng mitarisium, almost na-eradicate yung attack ng fruit borer. Kung mayroon man, kakaunti na lang. At saka yun ay error ng farmer, yung mahuli ka sa wrapping mo. Ang wrapping naman ay dahil sa control ito ng fruit fly. Kasi kung pregnant na yung fruit, lumalaki yung space ng spine. Kaya yung fruit fly, mayroon na siyang space para doon siya mag-inject ng yung egg niya. Sa CIPAR, yan na namin natutunan na kailangan pala yung magtataging kayo bago mag-wrap. Kasi pagka 27 to 30 days, i-wrap mo na yun. Kasi pag hindi mo na-wrap yan, yung fruit fly na ang magkasira sa prutas. At saka malaki din ang naitutulong ng wrapping. Dahil hindi lang sa control ng fruit fly, natantya din namin kung kailan namin ma-harvest ang fruit. Ma-notice nyo sa mga fruits namin, yung wrapping material, mayroong date. Ang ibig sabihin ng date na yon ay kung kailan namin rinarap yung prutas. So from there, malalaman na namin kung kailan namin ang exact date of harvesting. Because alam namin yung exact date of harvesting, alam din namin kung kailan rin yun ma-ripe. Malaking advantage sa amin yun dahil kung magpapadala kami ng fruit sa malayo, halimbawa to Manila, alam namin na pagdating doon ng prutas, hindi pa siya ripe or overripe. Depende lang sa order ng customer. So ang damages ng fruit borer at saka yung fruit fly, nami-minimize talaga. 90% na eradicate yun. So malaking bagay yan sa income namin. Hindi na masyadong maraming masira sa amin. Kung mayroon karong kayong mga about mga 5 tons na harvest, sureball na yun na mga 1% lang siguro kung may masira sa borer sa fruit fly. 1% lang. Noong una, wala pa itong CIPAR, ilan lang ma-harvest namin. Siguro, nakaharvest lang ako sa mga 1,000 plus, ganun. Pero sa 2010, nandiyan na yung CIPAR, nag-training na kami dyan. Marami nang na-harvest ko. Kalos, abot na nga ng 7 tons. Umaabot na kami ng 60 tons dito sa production namin. At saka, ang quality ng fruit maganda na. Yung langka, hindi kailangan na paramihin yung bunga. Hindi kailangan paramihin yung quantity. Ang kailangan yun, quality. Kailangan yun, mga sa ganito na kalaki, kung abot na ng 7 years o 9 years, 10 years, kailangan yung bunga, hindi abot ng 15 pieces. Yun, pinakamarami yun, 10, para malalaki-laki.
Kaya pwede na kaming magpapadala sa Maynila. Isa sa mga customer namin ay siya ang concessionaire ng Robinsons doon sa Maynila. Dito siya kumukuha ng fruits sa akin. So yun ang mga advantage na nakuha namin. At yan lahat ay dahil sa training namin sa CIFAR. Ako'y nagpapasalamat talaga ng BAR, CIFAR, sa Department of Agriculture sa tulong na na-extend sa amin, mga partner dito. Kasi lang nagturo namin sa magandang pamaraan kung anong gagawin na maging mag-asinso ang isang farmer na mahirap. Thank you po. Salamat. So nag-increase po yung production area kasi yung covered ng CIFAR kasi dalawang barangays, yung San Isidro at saka Malinaw. Yung San Isidro, mas malaki ang kanilang area ng production kasi production area ng jackfruit dahil kay Mr. Habuya Board kasi malaki ng kanya. At saka yung dito sa dito sa Malinaw, mas maliit lang. So in terms of increase in area, mayroon silang increase na more than 11 hectares through this CIFAR. Mayroon silang additional na mga member kasi ang ano kasi nila, pag gusto nilang mag-avail ng services through CIFAR project, kailangan magpa-member sila ng CIFAR association. From 22, nag-ano siya ng 52. Included na yung yung processors. Kasi mayroon naman silang jackfruit na itinanim. At saka, hindi yun included yung kasi mayroon pa kaming after 2000 yung kasi tapos na yung CIFAR, mayroon ding additional. Ang kanilang pangalan ng kanilang association is Mahaplag Jackfruit Growers Farmers Association, which is already registered sa DOLE. At saka, nag-train kasi kami ng grafting, yung sa asexual propagation ng ating jackfruit. So, mayroon mga tayong mga backyard nursery gumawa. Ang ginawa nila, yung produce nila ay itinanim nila. Yung sa processing po, we introduce sa processing na yung sa jackfruit tart, jackfruit pastillas, jackfruit juice at saka yung jelly at saka jam, yan lang. Mayroon tayong 3 groups of processors, women, pero it's under the Association of the Jackfruit Growers. Although they were able to start the home-based processing, pero yan po ang kailangan i-enhance sa pagngayon. Sa jackfruit production management, kailangan talaga we should follow the proper cultural production management to increase productivity or to increase the yield of jackfruit. Kasi pag pinabayaan natin to, hindi natin yan bigyan ng kalinga at magandang kalinga natin gaya ng tao, hindi yan bubunga ng maganda. Kailangan talaga we have to do something to improve our production by doing the proper production management of jackfruit. And we have these available technologies for adoption by our jackfruit growers. I would like to acknowledge, first the funding agency, the DEBAR, for giving us the funding for this CIFAR project. And of course, our regional Department of Agriculture for choosing us as one of the facilitator or the co-project leader of this particular project. And of course, ang ating LGU counterpart, they are very supportive to the project. And of course, our other collaborators, we issue yung nag-support ng training at saka yung mga farmers, importante, kung wala sila, wala itong project na ito.